Salamat sa presensya ng Panginoon. Tunay na napakaganda at napakasarap ng nasa presensya ng ating Panginoon. Happy New Year po, mga kapatid. At batiin niyo po ang inyong katabi at i-declare niyo at sabihin niyo na you are blessed. You are blessed. Pinagpala na po kayo simula po nang kayo ay naging Kristiyano. Amen! Praise God! Bago po ako mag-umpisa sa akin pong sermon, ay unang-una po ako ay nagpapasalamat sa Diyos. At napakaganda po ng ating ng ating pong stage. Napaka makalangit. Di ba po? At parang hindi ko alam na kortehan ng kurbata ko eh. Hindi ko pa siya nakikita. So talagang okay na okay po. Salamat po Kuya Alan. Pagpalaan ka po ng Panginoon. Kuya Eric, ang ating pong pastor. At syempre po, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Yung pong binibigay nyo na blessing para sa Panginoon. Ayan po. And you will receive the faithfulness of God because you are a faithful giver. Amen? Amen. Amen. Praise God. Ito pong buwan na ito, ang ating pong tema is about consecration. Hindi po concentration ha. But I need your concentration. Amen? Consecration, ibig po sabihin ay set apart. When we become a Christian, tayo po ay inalis mula sa maruming mundo at inilipat sa kabanalan ng ating Panginoon when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Napakasarap po, no? From marumi, nilagay ka ng Panginoon sa napakagandang palalagyan, which is in God. Kabanalan. Amen. Consecration. Actually po, ito pong consecration ay may sub-team ba ang tawag doon? It's about healing. For us to be able to be consecrate or ma-consecrate ay malinis o ma-set apart, we really need a healing from our hearts, our spiritual healing. Let me just show you the definition or biblical meaning of consecration. Consecration means to make holy or dedicate to a higher purpose. Ginawa po tayong banal ng ating Panginoon dahil may purpose siyang gamitin tayo. At syempre po, ang Panginoon ay gagamit ang mga taong nilinis niya. Di ba naman po napakahirap gumamit ng isang kasangkapan kung ito po ay marumi? So ang result, may infect or maybe mapo-poison. And even God call us to consecrate, to make us holy because meron siyang purpose at meron po siyang papagawa sa atin. Consecration is timely message to start the year. Amen? Gusto natin maumpisa ng taon na malinis ang ating puso, walang galit. Di po ba? Even our mga katawan, gusto natin everything okay, malinis, healthy. Di po ba? And we associate yung New Year 2020. Di po ba? For us, ano ba ang nakikita po natin this year 2020? Kasama ba sa vision natin ang pagpapagamit sa Panginoon? O ano lang po ang vision natin? Ambition lang po ba? Let me define what is the meaning of vision. Vision, basically, the ultimate goal of what they'd like to accomplish. Ito ang gusto kong makita sa sarili ko this year 2020. Meron po ba kayong ganong pag-iisip? Meron po ba kayong mga vision? Meron po ba tayong mga vision sa ating mga sarili this year? Or come what may, kaya sira-sira. Do you want to see yourself more na magagamit ng Panginoon? Dinideserve po ba natin yan? O ang deserve po natin,
Yung mga earthly things lang. Yung ambition natin. Yung gusto nating mangyari. Yung gusto nating maabot. How about yung vision? Spirituality? How about your maturity? Hanggang dyan ka na lang ba? Upo ka na lang ba? Ano po ang vision natin this year, 2020? Gusto niyo bang magamit ang Panginoon? And mahina. Amen. I'm not ready pa, kuya. Maybe marami pa akong labahin. Marami pa akong gagawin. Maliit pa ang mga anak ko. Gusto ko pa magka-boyfriend. Wow. Ng mayaman. Yun ang mga vision natin. Ano po bang vision nyo? Or physically, gusto nyo maging physically fit. At sasama po natin sa vision ang ating spirituality, ang ating pong maturity, ang ating pong ministry. Paano po tayo magagamit ng Panginoon this year, 2020? Ako po, tatanungin niyo po ba ang vision ko? What is your vision? Yan. Ang gusto ko po talaga maging vision and desire of my heart that I don't expect na tatayo po ako dito. And I want to be a good preacher. Kaya gusto ko po talaga na nag-aaral lalo po paano mag-preach. And that is my vision for year 2020. To be a good preacher. That I can touch the heart of the people through the help of the Holy Spirit. That is my vision for myself. Kayo po, mga na nagbi-ministry, hanggang dyan na lang po ba ang vision nyo? Tama na akong backup. Backup na lang ba? Hindi ba natin dinidesire na tumaas ang ating pwede pang marating para sa pagpapagamit at sa paglilingkod sa ating Panginoon? Ito na yung time para po ha, mag-level up ang ating pong ministry as a worker. Yan, isama niyo po sa plano, sa future niyo, future plan, ang pagpapagamit po natin sa ating Panginoon. There are three stages of spiritual life. Tama po ba? When we become saved, salvation po una. Na-save po tayo. Pagkatapos po nating ma-save, wala na, save na ako. Ganun na lang po ba? Naging born again na ako. Naging baby in Christ na ako. Hanggang dyan na lang ba? Hindi ka na ba mag-grow? Tama na yung nakikinig na lang ako. Tama na yung finifeed lang ako. Tama na ini-encourage lang ako. You need to grow. Yun po yung second stage. Hindi lang basta ma-save ka. Ano kaya na-save ka tapos i-kill ka na lang para hindi ka na magkasala? And the purpose of God, bakit tayo sinave, ay magamit ka. And that is the third stage ng spiritual life po natin. To serve. Number one, you have been saved, salvation. You need to grow. And you need to serve. And we have to serve. Kailangan may nararating po tayo sa ating pong spiritual na buhay. As believers, we are called to actively spread God's words and love. Naalala niyo po, bago po umalis, napapaganda po talaga ng stage ng si Jesus Christ po, nang babalik na po siya sa langit. Ganyan po, nakatingin sila sa makalangit at si Jesus po ay pataas. At may sinabi si Jesus Christ, the Great Commission, na gusto niya pong ipagawa sa atin. Kabilin-bilin na ng ating Panginoon. And let me read to you, Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Oops! Wala pala akong slide nun, sorry po. Can you open your Bible in Matthew 28? Yan po ang nais ipagawa ng ating Panginoon sa atin before He go to heaven. Kabilin-bilinan niya po sa kanyang disciple and also to us as Christians. Sabi po, go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to serve all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Hanggang ngayon po, kasama po natin, katulong po natin ang ating Panginoon sa paglaganap ng kanyang salita. Are you ready to be the messenger of God? Amen. Amen? Balik po tayo sa consecration. At ang
simpleng illustration ko po sa consecration ay sterilized medical instruments. Di ba po yung mga doktor, may mga siniset apart mga instrument. Yung asawa ko, doktora eh. Bago po gamitin yung mga instrument na yan, in-sterilize po yan. And that is consecration for us. Kailangan linisin tayo. Banlian. Buhusan ng mainkatubig. Buhusan ng init ng banal na Holy Spirit. Upang po tayo ay malinis. And you are consecrated. At ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Amen. Kanina po, binati po ko ni Ate Japs. Ewan ko sa forma ko ata. Sabi niya, mukha kang doktor kuya. Nataw naman, dahil ang aking topic is about healing. And, ang pinaka-doktor po natin is our great physician, Jesus Christ. Kamusta po kayo? Speaking of medical, kamusta ang mga puso nyo? Ouch! Tumitibok-tibok pa ba? Tama ba ang pag-pump ng inyong puso? Baka mabilis. Kamusta mo ang inyong mga BP? We need to check, lalo na po ngayon. Naparami ang kain natin last holidays. So, ano, abnormal? Normal. So, kailangan alam po natin yan. Ang ating medical condition. Nasa condition ba kayo? How about our spiritual life? Our spiritual condition. Nasa condition ba? Amen? May tanong po ako. Why some people afraid or don't want to know their medical condition? Nangyayari po, di ba? May mga tao talaga ayaw nilang malaman ang kanilang medical condition. Nag-search ako, wala akong ma-search. And then practically, ako na lang sumagot. Number one, no time. Napaka-busy, walang panahon para magpa-check up. Kahit naman walang sakit eh, pwede naman, di ba? Once a year nga or twice a year, okay na yun. At least, alam mo yung medical condition mo. Sa sobrang sigurong busy na po natin, wala tayong time. Tama po? Second, no courage. Takot. Dahil pag nalaman niyang may sakit siya, baka lalo siyang magkasakit. Tama po? May mga talagang takot sa hospital eh, takot sa clinic. May phobia. Ano bang tawag dun sa may phobia sa hospital? Hospitalophobia. Ito pa po isang reason. No money. Yan. Salamat Ate Rox. Walang pera. Wala tayong pera. Ayaw mo, ibili na lang natin ng pagkain. Sayang din naman yung iaano natin sa doktor, ibabayad. I-shopping na lang natin. But health is wealth. Dapat pinagtotoonan din natin yan ng salapi o pinaglalaanan para po sa ating katawan. Dahil ito pong katawan na to, dito rin nagmumula ang pagpapala. Hindi tayo sasweldo if we are not healthy, we are not fit to work, di po ba? So dapat pahalagaan po natin ang ating mga katawan. Umiwas sa bisyo or equip ang bisyo. Amen? Amen. Di po ba? Ito pa po, fourth, no care. Wala silang pakialam, di ba? Basta ako, mamatay mabuhay, eh, lahat naman tayo tutungo dyan eh. Yun naman ang kanilang reason, di ba? I don't care. Kung alam lang din nila, no, spiritually, ready ka ba na? Pag namatay ka. Some people talaga, no care. Do you care? I care. So dapat, may care tayo for that. Fifth, no physical illness. Ito po, di ba? Lusot naman. Wala naman akong nararamdaman eh. Mula ulo hanggang paa, okay naman ako. Wala akong nararamdaman. Bakit pa kailangan pumunta sa doktor? Tama po? So, if symptom persists,
Not insult, consult your doctor. So, tayo po magpa-check up. And the benefits of knowing our medical condition is, ano bang benefits? Very good talaga si Nurse Irene. Prevention is better than cure. So, yan ang talaga pong benefits or advantage na nagpapa-check up. Sabi po dito, prevention is better than cure. Modern medicine is overwhelmingly reactive rather than proactive. It is better to prevent disease rather than to try to find cures for diseases after they occur. Doktor na doktor talaga ang dating ko ngayon, no? The reason here is similar to why you change the oil in your car. Tama po, iba tinatamad talaga mag-change ng car o walang pambili. Change ng oil ng car, hindi ng car. Di ba? Rather than wait to fix a blown engine. Di po po? So alagaan din natin yung mga kotse, parang pag-aalaga ng ating mga katawan. Mas pagka hindi mo yan change, mas malaki ang magagastos mo. Amen. And our text for today, text agad, ang ating pong title ng ating mensahe sa araw na ito ay 5 E's of Healing. Ano ba itong 5 E's of Healing? But before that, let's go to our scripture. It is found in Colossians chapter 3, verse 5 to 15. Let us read. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You need to walk in these ways in the life you once lived. But now you must also rid yourselves of all such things, listen to this church, as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of Creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Therefore, verse 12, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you are called to peace and be thankful. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Maraming pong salamat sa amin pong maririnig na mensahe na nagmumula sa iyo. This time, Lord, we want to be healthy spiritually. Oh God, we pray today for healing. In Jesus' name. Amen. Okay, 5 E's of healing. Ano kayong mga 5 E's? Hindi naman siya herbal po. Number 1, examine yourself. Sabi po sa 2 Corinthians 13, verse 5, test yourselves to see if you are in faith. Examine yourselves, or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ in you, unless indeed you fail the test. Examine yourself.
Sabi po dyan sa verse 5 to 6, sabi po sa 7, you used to walk in these ways in the life you once lived. Examine po natin ang ating mga sarili. Baka po bumabalik na po tayo sa dating tayo. Maaaring nagagawa na po natin ito. Napakabigat. Galit po ang Diyos dyan. Sexual immorality. Impurity. Mabigat. Pag itong bagay na ito, nagawa po natin, we feel na gusto nating lumayo sa Panginoon. Lalo tayong mapapalayo, lalo tayong hindi magagamit ng Panginoon. That's why I urge and we try our best na huwag mahulog sa patibong ng kaaway through sexual immorality. Especially po tayo na mga ginagamit, napakahirap. Kailangan po talagang hindi. Hinding-hindi natin dapat gawin yan. Tayo nagtuturo, tayong tumutugtog. Tayo ang tinitira ng Diablo. Tayo ang mas maraming pagsubok para dyan. Dahil gusto niyang bumagsak tayo. Ayaw niya tayo mag-move on. Ayaw niya maging 2020 ang ating vision. Hindi ko pala na-share yung aking Snellen chart kanina regarding vision. Sayang, kasi yun po yung pinag-aralan ko ng college. Pakishow lang po ate, sayang naman yung ginawa kong yan eh. Yan po. When we, singit ko lang po ah, pag po ang vision po natin ay 2020, you have a perfect vision. You can read the number 8, the DE, Depotec. Minememorize ko siya. When you read that, you have a perfect vision of 2020. Kasi in the 20 feet, nababasa niyo po siya. Ngayon, tanungin po natin ang ating sarili, spiritually. Ano ang vision mo? Baka yung ilang nababasa mo. Anong plano mo para sa iyo, para magamit ang Panginoon? Baka bulag ka na talaga. Baka bulag na po talaga tayo. Wala sa plano kong magamit ng Panginoon. Wala akong vision para dyan. Wala akong vision para magamit. Wala akong vision para sa church. Basta ako, gusto ko lang umatid. Sige nga po, i-check nyo po yung vision nyo. Hindi po yung mata nyo, chine-check nyo yung mata nyo po eh. Dahil yun eh. Check yourself. Check your heart. Tanungin po natin ating sarili. Ano ang vision na may bibigay ko sa ating Panginoon? 2020 po ba? This year 2020? Lumabo ang mga mata nyo. Ayaw sumagot. 2020 po ba? Amen! Talagang lahat po tayo magpapagamit sa Panginoon this year 2020? Yes! Amen! May eye correction naman. May eye correction naman daw. E di magpakorek po. Para mas luminaw ang inyong mata sa pagpapagamit sa Panginoon. Sa introduction ito, nalampasan ko pero sayang. Sayang naman yung ginawa ko. Anyway, hindi siya naging sayang. Amen? Amen? Lalong hindi siya magiging sayang kung ang vision natin for ministry is 2020. Amen? Balik po tayo dun sa number one po natin. Examine yourself. So para po tayo ay magamit ng ating Panginoon, tignan po natin ang ating mga sarili. Check your cell phones. Ano bang laman yan? Immorality? Ano bang mga pinapanood po natin? Sumisili pa rin po ba sa mga ganon? Galit ang Diyos po dyan. Masarap ang bawal. Silip lang naman eh. At sabi po, kailangan alisin po natin yung mga major na kasalanan na yan. Impurity. At dyan po, mabilis po tayong mahuhulog. At ito pa po ang katotohanan. The more God use us, the more na pwede po tayong mahulog dyan. That's why guard our hearts. Music ministry, guard your hearts. Sayang, ginagamit ka ng Panginoon. Ipaglaban po natin. The Lord said, be holy, for I am holy. Church,
Let's try our best to be holy. Even though bombarded tayo ng mga nakikita po natin, umiwas po tayo. Amen. Amen. Impurity, lust, evil desires, ito po, greed, which is idolatry. Kung ikaw po ay nagiging sakim na po, ginudyos mo na pagiging madamot, ginudyos mo na yung pera. Greedy ka eh. Gustong-gusto mo na yung kayamanan mo. Lahat akin. Akin. That is greediness. At hindi na Diyos ang nasa puso mo, kundi material things. Greed, sakim sa lahat ng bagay. Saan ba mas maganda maging sakim? Meron bang bagay na maging sakim o negative talaga ang greed? Hindi rin tayo pwedeng maging sakim sa salita ng Diyos. Kasi kailangan mo siyang i-share. Huwag mong sarilinin. So wala, talagang greed, negative. So alisin po natin yan. Greed. Sabi po dyan sa verse 6, yung mga kasalan lang iyan. Because of this, the wrath, not only anger, the wrath of God is coming. So be aware. Pag ang Diyos nagalit, amen? Matakot po tayo sa Diyos. Magkaroon po lagi tayo ng takot. And pray that Holy Spirit will guard us para po hindi magawa ang mga bagay na ito. Magpakatatag po tayo. Ang isa pong reason para po tayo ay hindi makagawa niyan, devote yourself in prayer. Umattend ng prayer meeting, mag-pray araw-araw, umattend ng Bible study, fellowship with holy people, mas hindi mo magagawa yan. Mas ang conviction ng Holy Spirit, mas mararamdaman po natin. Mas aware, mas magkakaroon po tayo ng takot gumawa ng mga bagay na iyan. Pero kung ang mga ka-fellowship mo, yung mga kabarkads mong kung ano pa ang naririnig mo, eh, pwede kang mag-fall to that kind of sins. Tama po? Kasi naririnig mo sa kanila, okay lang yan. Tama po? When we are not yet Christian, ang pakikipagtalik or sex, casual lang. Hindi ka pa nakikipag-sex on that age. Pero hindi yun ang prinsipyo ng Diyos. So let us be holy. Examine yourself. Baka po nakakagawa na po tayo ng mga bagay na yan. Surrender that to God. Next E. Eliminate sin. Bukod doon sa binanggit na mga kasalanang iyon, meron pa pong mga kasalanan na hindi po natin napapansin or minsan natural lang nararamdaman po natin. Yung galit na lang, maapakan ka, magagalit ka agad, di ba? Parang agad-agad yun ang mararamdaman mo. Let us read verse 8 to 9. But now you must also rid yourself or eliminate, rid, alisin nyo, of all such things as this, anger, rage, check your heart, check yourself, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practice. Tinignan ko po yung anger, and I want to share to you yung mga definition para maintindihan po natin ano po talaga yung mga galit, yung rage. Parang nag-uumpisa lang sa galit eh. Hanggang sa mauwi na sa filthy, sa pagsisinungaling. Connected pala yung mga yan, simulan po natin sa anger. A strong feeling of annoyance. Nabubwisit ka lang dyan sa katabi mo. Ay, nabubwisit ka lang dyan sa kasama mo sa bahay. Naaanoy ka lang sa kanya, anger na pumapasok. Displeasure or hostility.
Umpisa sa konting galit lang. Hiniram lang yung suklay. Hiniram lang yung suklay. Nagalit na. Simula doon, ang pinagawayan lang nila yun hanggang lumaki na, nang lumaki. Nagiging rage yung sumusunod. Sabi po, ang rage po is violent, uncontrollable anger, tantrum, temper. Mananakit na, violent na siya dahil lang sa suklay. Gusto nang manakit. Next, malice. You have the desire to harm someone. Bitterness, revenge. Maghihiganti ako mula sa pinakadulo ng kanyang kamag-anak. Antindi na ng galit. Nag-umpisa lang sa maliit na bagay. Lumaki na ng lumaki, naging malis na. Ang desire mo na, mapahamak yung kaaway mo. Yung kinailisan mo. Check your heart. Meron? Alisin po natin. Next, slander. The action or crime, criminal. The action or crime of making false spoken statement damaging to a person. Reputation. Sinisiraan mo na ng puri. Sinisiraan mo. Ano ba tama doon? Sinisiraan puri mo na siya. Character defamation. Kung ano-ano nang sinasabi mo, totoo o hindi. Ay, si ano, lahat na. Sinabi mo ng kasamaan para sa kanya. Slander. Kahit na nga hindi yun siya, sinasabi mo eh. Ay, si ano, ano yan? Nauwi tayo doon. Nagkakasala na tayo. Lumalabas na yung anger na maliit mong umpisa. Lumalabas na yung dragon. Lumalabas na ang usok, ang apoy na nakakapahamak. Yung anger, nagiging apoy na yan. Diba sabi po, yung dila po, para daw po siyang apoy na pag sinindihan mo, naku, kakalat. Kakalat na. Kaya ingatan po natin ang ating mga dila. Kung may kaaway po tayo ngayon, ipagbati na tayo. Kaysa masabi pa natin yung hindi dapat masabi. Kung ano-ano na ating sinasabi. At malungkot, even sa ating employer, sa ating asawa, nagagawa po natin. Mga importanteng tao sa buhay po natin, nasasabihan natin dito. At syempre, talaga naman sa kaaway, lahat na ng masamang dapat sabihin, sasabihin po natin. Uy, alam niyo ba si ate ano? Ganito yan eh. Alisin po natin yan. Sabi po dun sa susunod, filthy. Language. Filthy language. Yun na, nagsasalita. Pag filthy, napakarumi, no? Mura. Talagang, hindi ko pwede atang sabihin dito eh, baka pip. Yung lahat na lang na pwedeng sabihin sa kanya. Murahin mo siya, ibaba mo siya, lahat na. Naku, yung babaeng yan, ano yun eh? Parang ano? Kasi galit ka sa kanya eh. Let's check. Huwag tayong umantog sa ganito. That's why we need healing. Prevention is better than cure. Anger pa lang, mag-ingat na. Mag-pray na. Kaysa mauwi na dun sa filthy language na yung nagsasabi mo. Disgusting, dirty, maki, inaalamura mo ng tao. And sabi po dyan, do not lie to each other since you have taken off your old self with its practice. Amen. Gusto ko lang pong i-share or ating i-discuss about gossip. And I read a book about gossip. Ang ganda ng kanya mga sinasabi. And when you read it, yun na yun. And I want to share it to you. Listen to this. Kasi yung pagsisinungaling, gossip yan eh. And us, hindi natin alam. Nagiging gossip na tayo eh. Nagagossip na tayo. Unaware, may sinasabi na tayo sa nanghiram lang ng suklay eh. Unaware, nasasabi na natin yung friend natin na chichismis na pala natin eh. Tama po?
Uy, si ano, kamusta? Kunento mo na yung buhay. Anday na ka rin eh. Considered gossip? Kinalat mo, imbis na dapat, hindi na dapat pinagkukwentuhan. At hindi. Diyan po tayo number one. Alam niyo ba ang bago? Tamo, interesado kay lahat? Anong latest? Yung mga mahilig nga sa showbiz, di ba? Bibili talaga ng mga magazine para malaman kung anong latest. Anong chismis sa buhay ni ganyan? Ang mga nanay, pati na mga tatay, sa umaga pa lang, nandun na sa kapitbahay para makasagap ng pasosyalin natin gossip. Di ba? Malaki kasing problema po talaga ang gossip. Even to the church. Because of gossip, bumabagsak ang iglesia. Do you agree? Amen. Amen. Okay. Refuse to listen to gossip. Share ko yung nabasa ko pong buka. Gossip is passing on information. When someone begins to gossip to you, have the courage to say, please stop. Oh, please go. Ano pa? Ano pa? Leave me alone. Hindi naman nata, please stop eh. Please don't stop. Ano pang chismis? Sige, sabi mo pa, ano pang meron ng kapatid na yan? I don't need to know this. Sabihin po natin, please stop. I don't need to know this. Alam niyo po, ipapasok lang naman yan negative eh. Pag inabsorb mo po at nakinig po tayo, magiging nega po tayo. Amen? Kasi gossip nga eh. Totoo o hindi, chismis ay chismis. Pero totoo at hindi, makakasira po siya. Kung totoo man yan, at ang taong yung pinag-uusapan, bumababa siya, it's negative. So please stop. So mamaya, pag may lumapit sa'yo, anong latest? Please stop. Ano yung stop? Dapat yun ang pinapa-stop po natin eh. Yung nagsasabi ng stop, dapat po yun ang sinasabi po natin. Please stop. Ayoko makarinig ng mga chismis na yan. Ayoko ng mga gossip na yan. Are we going to do that? I don't need to know this. Makaka-affect lang yan sa akin. Listen, people who gossip to you will also gossip about you. Tama po? Yan, nagchichismis sa'yo. Chichismis ka rin yan. Hindi pagkakatiwalaan yan. Tama. Tama. They cannot be trusted. So all chismosas and chismoso, you are not be trusted. Hindi ka pagkakatiwalaan. Baka may magalit sa akin patay naman dito. Pero totoo po eh. Kung ikaw ay gossiper, hindi ka trustworthy. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Amen? Amen. So tayo mga Kristiyano, mapagkakatiwalaan? Amen. O dapat hindi tayo gossipers. Amen? Amen. Uy, humina. So, alisin po natin ang chismis, ang gossip. Ano sabi? Please stop. Huwag na entertaining. Amen? If you listen to gossip, God says, you are troublemakers. Gagawa ka lang ng malaking trouble. Magkakaaway-away lang yan dahil sa gossip. Tama po? Troublemakers listen to troublemakers. Tama po ba? Ang basagulero ay nakikinig din po sa basagulero. So ang mga chismoso at gossiper, mga basagulero. Tama po? Kasi yun lang naman ang hanap niya, bakit siya nagchichismis eh. Para po, magkaroon ng trouble. Magkaaway-away sa iglesia, magkaaway-away sa opisina. O kung saan man. Magkaaway-away sa bahay. Mayroon ba ganun? Magkakabahay o magkapamilya, ichichismis ko si Ate Lucille. Parang hindi ko naman magagawa yun. And treat our church, our co-workers as family. Amen? Love them. Hindi sirahan sila. Hindi ichismis sila. These are the ones who split churches. Sabi ko nga po,
Kaya mga iglesia nagkakahiwalay-hiwalay, nagkakaroon ng division because of this gossip. Thinking only of themselves. Amen. So, wala na pong gossip-gossip. It said that God's flock, tayo po, church, the greatest wound usually come from the sheep, not the wolves. Nag-gets po natin? The greatest wound, ang sisira rin lang din sa'yo, ay ang brethren, ang kapatid mo pa, fellow sheep mo, classmate mo, churchmate mo ang sisira pa sa'yo, hindi pa ang wolves. Hindi magandang tignan po, di po ba? Na tayong lahat, tayo-tayo nagsisiraan? Tayong mga anak ng Diyos? Ang pangit pong tignan, no? Sa isang pamilya, yung mga anak mo nag-aaway. Anong nararamdaman ng Diyos kung ang kanyang mga anak nag-aaway-aaway? Nagsisiraan? Nagchichismisan? Chinichismisan isa't isa? Ano ang nararamdaman ng Diyos? Tayo na lang, bilang magulang, anong nararamdaman mo kung nakikita mo yung mga anak mo, hindi nagkakasundo-sundo? Nag-aaway? Nagsisiraan? Sakit sa puso, di ba? Ayaw natin yun. At ayaw rin ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay nagsisiraan. Dapat hindi nagsisiraan, hindi nagda-down, nagli-lift up, nag-encourage. Kung sino yung nagkasala o kung sino yung mahina, lift up po natin, hindi i-gossip po natin. Lalo mong inapakapakan yung kapatid eh. So, we Christians, lift each other, encourage each other. Sige nga po, as encouraged, tapikin niyo po yung kapatid niyo. Para ma-encourage. Amen. So, gossip, yung mga tao ganito po, yung mga naninira, they should be avoided. The fastest way to end a church or a small group conflict is to lovingly confront those who are gossiping and insist they stop it. Tama po? Kung may nagchichismis sa inyo, hayaan nyo lang ba ichismis kayo at siraan? Sabi po dito, lovingly confront them. Hindi angrily confront them. Ikaw talaga, bakit mo chichismis? Pero talaga, yun ang gagawin natin when somebody tells us na kasiraan natin, di ba? But sabi po, lovingly, i-confront mo na. Dahil hindi naman totoo yung sinasabi niya eh. Hayaan mo bang sirain niya na lang pagkatao mo? Lovingly confront them. And insist, they stop it. Iinto mo yan. Parang may galit yun. Kapatid, hindi yan totoo. Lovingly, I want you to stop. Mag-usap tayo. Kasi may galit ka eh. Mag-usap tayo, kailangan ma-heal tayo. Ma-restore po natin. Ano bang ikinagagalit mo sa akin? Sabihin mo nga. Yung pala, maliit na bagay lang ang pinagsimula ng galit. Napagsaraduhan lang ng pinto, hindi naman napansin na isa. So dapat, confront na po natin. With love. At kailangan mag-stop. Sabi po ni King Solomon, fire goes out for lack of fuel. And tension disappear when gossip stops. Amen? Kung babagaan mo pa yan at lalagyan mo pa ng fuel ang gossip, lalong lalaki ng lalaki. So, when the gossip stops, it will disappear kung hindi po natin gagatungan ito. Amen? Eh, nangyayari po, di ba? Pag nakarinig lang tayong
kinukonfirm na natin totoo at nangyari. And we never stop. Binubuhusan pa natin ng gasolina. Dinadagdagan pa natin. Lalong kumakalat. Lalong umaapoy. Lalong nahuway. Sa chaos. Amen. Asa na po tayo? Number three. Nakikinig sila. Number three. Embrace holiness. Ito naman po yung sinabi sa verse 12 to 13. So, i-read po natin yung mga negative sins. Ano po ang dapat nating i-embrace? Embrace holiness. Therefore, as God's chosen people, holy, dearly loved, clothe yourselves with compassion. Yan po, ipapalit po natin. Kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Mayroon pa po ba tayong tao na hanggang ngayon hindi pa po natin napapatawad? Patawarin mo na. At pag humingi sa'yo ng tawad, patawarin mo rin. Sabi nga, di ba, lagi naman natin narinig, kung ang Diyos nga, mapagpatawad eh. Kung ang Diyos nga, we are not worthy para patawarin. We deserve penalty. Pero pinatawad niya tayo. Much more tayo magpatawad sa ating mga kapatid na ating pong hindi nakakasundo. This year, 2020, no explanation, I forgive you. Mas masarap yun, di ba? Love na lang. Ang mga paliwanag mo, hindi ko na kailangan. Basta't mahal kita. Maging sino ka man. Di ba mas maganda yon? Yung mga dati niya nagawa, hindi mo natitignan. Kasi ang Diyos, hindi niya tinignan kung ano yung mga ginawa natin dati. Ang tinignan niya, ikaw. Mahal ka niya. So yun din dapat ang ating gawin sa ating mga kapatid. Huwag natin tignan na yung kasalanan. Patawad na agad at love. Amen? Amen. Praise God. And verse 4. Number 4, of course, nasabi ko na, express love. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So love binds them all. Kung may love sa church, magkakaisa po tayo. Para mag-asawa, di ba? They are united. Because they love each other. Iisa na lang po sila. And we are one body. Wala pang love. So love. I love you with the love of the Lord. Amen? So puro love-love na yung heart natin. Lalo ba siya? Love. Especially dun sa ano, sa mga taong hindi ka love-love. Love-love na, kalimutan na lahat. Kalimutan na yung nasabi ni Anon, sinabi niya ito. Pag titingin ka pa ron, titingin pa tayo sa mga nagawa, sa mga negatives na yon. Love-love lang naman ang antidote. Amen? I love you all with the love of the Lord. Amen. Napakasarap umibig, di ba? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Last na po. Number 5. And if you read sins, and if you live holy life, and you do love, you will encounter or experience peace of God. Sino dito walang katahimikan? Kasi ang daming kaaway. Pag yan po, yung mga sinabi po nating apat na is, and then love, definitely do you have peace. Amen? Gusto niyo ba ng peace? Ang sarap, di ba, kung peace be with you. Ang sarap, di ba, kung may kapayapaan sa bahay nagkakasundo, sa church nagkakasundo, this year 2020, more peace in GCC. Amen? Amen. More peace, more love. Amen. Mas maganda yung mas payapa.
smooth, organized. Di ba mas organized na ngayon yung worship coordinator? Because of love. We want to improve. Sinihit lang. You know? But maganda po, you will experience peace from God. If you read, eliminate those sins, live a holy life, love, love, love na lang, ang sarap ng buhay, payapa, peace. Basahin po natin. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since a member of one body, you were called to peace, not destruction, huh? And be thankful. Amen. Praise God. So, yan po ang aking ibibigay sa inyo na gamot, the 5 E's. Do you know that vitamin E? Anong tawag sa vitamin E? Para hindi nyo makalimutan. Kasi puros E siya. Ano ba ang benefit ng vitamin E? Skin. Skin, wow. O pag may peace ka, mag-glow talaga yung skin mo, di ba? Kasi at peace ka eh. Asan ba yung aking ni-research about vitamin C? Ay, vitamin E. Ayan. Myra E. Sino nagtitake ng vitamin E? Pero alam niyo po, ang vitamin E po, nag-pre-prevent siya ng pagkabaog. And sterile. So if you take vitamin E, magkakaanak ka. And if you take those 5 E's na aking pong shinare ngayon, magbubunga ka spiritually. Marami kang madadala sa Panginoon. Amen? So take, huwag niyong kalimutan yung 5 E na iyan. Take that vitamin E para magbunga. Kasi si Jesus yung hindi nagbunga yung puno, di ba? Sinumpa niya. Eh tayo, dami nang hindi nagbubunga dito. Hindi, nagbubunga naman po tayo. Nagkakaroon tayo ng change of attitude, nagmamature tayo. We grow spiritually. Nag-change na yung attitude natin. So this year, 2020, kailangan makita nag-grow ka. Hindi ka na yung dating masungit, dating maramdamin. Dapat mag-grow. And because of that characters, those attributes, mag-grow ka pa talaga ng kaluluwa. Amen? Amen. Praise God. At I see or I saw GCC, nag-grow na po. Kasi sa Pilipinas, ay bumanat na talaga sila eh. Amen? Ibig sabihin, binanat nila, stretch nila yung tent. Tayo dito, hindi tayo nag-stretch ng tent. Sabi ni Pastor, hila, hila. Or hindi hinahawakan yung tent. Eh yun, ang layo, nag-stretch sila ng tent. Ngayon, nagko-conduct na sila ng service. At marami nang umaten. Eh tayo, ano? Paupo lang. Hindi ka makapaghawak ng tent to stretch the tent. So it's about time this year, 2020, let's stretch our tent. Tumulong tayo. Magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Amen. So may prescription po na ibibigay ako sa inyo. Talagang doktor na doktor ako ngayon. Feel na feel ko eh. At syempre po, ako ay hindi naman doktor because we have a great physician. And this is the prescription na gusto niyo ibigay sa inyo. Be holy. If you are holy, you live a holy life, you will be healed. Emotionally, spiritually. And if you are holy, and if you are healed, you will be happy. Do you want to be happy? Take those vitamins E. And our great physician is Jesus Christ. Amen. Let me share to you yung sinabi ni Apostle Paul. Now, you are healed. Amen. Amen. And we claim you are healed na because of that peace. Wala nang galit dito. Wala na lahat.
Wala na, hindi na pinag-uusapan yan. Wala na, love-love na lang and peace. And when somebody nalalapit ulit, uy, alam ba si ano? Stop it! Yun. Praise God. Now we are healed in Jesus' name. Amen? Amen. And we will all be happy this year 2020. Amen. At maraming maipapagawa ang ating Panginoon. Now your heart is consecrated. Consecrated po. Nilinis na. You will be set apart. And expect God will use you this year. Sa atin po na nagbaback out na at nangihina na po sa paglilingkod sa Panginoon. Balik. You are healed. Balik sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa mga wala pa pong ministry, yung upuan nyo, gusto na kayong paalisin yan. Tayo. It's about time. At maraming salamat sa mga bumalik sa paglilingkod. At natutuwa ako, even in our Bible study, marami na po ang nakapagturo. And that is bunga. Nagbubunga na po. More pa. More vision. More na gusto nating marating sa ating pong Panginoon. Let me share to you Colossians chapter 4, verse 2. Wala tayo yung Colossians ko. Basahin ko na po muna. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. At sabi po sa 2 Corinthians, napakagandang pagpapaalam ni Paul. Actually, nung binasa niya ito, goodbye. Sabi niya, goodbye. Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat. Not only physically you healed us, O Lord. Also spiritually, our hearts. Now, Lord, we are healed. We are ready to be used by you, Lord. We thank you, Lord. Kung ano po ang ipapagawa niyo sa amin this year 2020, Lord, we are ready because we are healed in Jesus' name. We thank you, Lord, and we glorify you this year 2020, O God. In the mighty name of Jesus, we pray with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen.